Sinampana ng patong-patong na kaso ang 4 na pulis na sangkot sa umano'y kidnap ransom sa 4 na dayuhan. Yan ang ulat ni Patrick Jesus. Kuha ang CCTV na ito noong Linggo ng hating gabi. Makikita ang pagharang ng motorsiklo sa isang itim na sasakyan. Sunod na pinalabas ang mga pasahero ng sasakyan na tatlong turistang Chinese at isang Malaysian. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang pwersahang ipinapasok ang mga biktima sa puting van na nasa likuran. Pero dalawa sa kanila ang nagawang makatakas, habang naisakay naman sa puting van ang dalawa pang dayuhan. Ayon sa DILG, lumalabas sa pulis ang ilan sa mga sospek. 4 na dayuhan ang nasa isang Lexus na sasakyan at ito'y flinag down ng motorsiklo ng PNP Motorcycle Cops sa Taft Avenue sa Pasay. Arestado sa follow-up operation ang 4 na sospek na pulis at iniharap sa Camp Crame. May ranggong sarhento ang 3 na nakatalaga sa NCRPO at Makati Police, habang isa ay Police Major na nakatalaga naman sa Pasay Police Station. Pumarap din ang mga nakalayang dayuhan na nagbayad ng ransom na 2.5 milyon pesos. Sa inisyal na investigasyon, posibleng sindikato ang mga sospek at may kasabwat na mga sibilyan. Lumalabas sindikato na nga ito. No? It's a syndicate dahil, tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. Ang masaklap talaga rito, of course, may mga sibilyan. Kita niyo major. Kita niyo mga kinidnap, puro mga Chinese, Malaysian nationals. Modus nila is meron lang yung nag-i-inform dun sa mga kasamahan na pulis na merong i-operate, ipa-plug down lang yung sasakyan. So allegedly, may mga kaso. Then, yun, iano na nila yung kikidnap na nila yung mga biktima. Usual target nila is foreign nationals. Isinampa na mga reklamong kidnap for ransom, robbery at carnapping laban sa mga pulis. Hindi na natuto itong mga to eh. Hindi na nakita, this is a life imprisonment. You destroyed yung buhay nyo. And you destroyed yung tiwala ng mga tao sa pulis natin. And we'll make sure that itong mga tao, they will die in prison. We are committed to finally convict and or have a good conviction dito sa 4 na arrested and as well as those identified personalities. And we will not stop from filing of criminal charges, but of course, ako yung regional director and I have administrative jurisdiction over this personnel. Corresponding administrative charges will be filed. Inaalam kung sangkot din sila sa iba pang kaso ng kidnapping, habang tinutugis na rin ang 10 pang sospek na pawang mga sibilyan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.